at siya'y pagdangal magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita Niya. At ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananalig sa Diyos, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. Dahil doon, si Abel ay kinilalang matuwid ng tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Bagamat patay na, siya'y nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos. Dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kabilang buhay. Hindi na siya nakita sapagkat inilipat na nga siya ng Diyos. Sinasabi sa kasalatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos bago inilipat. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y hinatulan niya ang sanlibutan
at siya'y ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko't pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang Poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita at isa-isay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin kat pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Tumayo po ang lahat. Nagsalita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta ay narito din kinyo siya. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sinuman makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad, si Moises at si Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus. "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito. Ngunit, sila-sila'y nagtanungan
kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. At tinanong nila si Jesus, bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias? Tumugon siya, paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Kung gayoy, bakit sinasabi ng kasulatan na ang anak ng tao'y hahamakin at magtitiis ng maraming hirap? Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias at ginawa sa kanya ng mga tao ang gusto nila ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, araw-araw, tayo po ay lumalapit sa Diyos. Kagaya po ng inyong pagsisimba ngayon, alam ng Diyos, kapag tayo ay lumalapit sa Kanya, meron tayong kailangan. Diba? Alam naman ng Diyos yan, na kapag lumalapit tayo sa Kanya, meron tayong kailangan. Kailang ka huling lumapit sa Diyos? Hindi lang para humingi, kundi para magpasalamat. Magpasalamat kasi nakuha mo na yung hinihingi mo. Magpasalamat kasi nangyari na ang hinihingi mo. Kailan? Pero mga kapatid, mukhang mas marami sa atin ang lumalapit sa Kanya kasi wala pa. Hindi pa. Katunayan, minsan, yan ang nangyayari. Kapag nakuha mo na, nawawala ka na. Kapag binigay na, nakakalimot ka na. Kaya minsan, siguro naiisip din natin yan sa totoong buhay. Siguro minsan, maganda rin yung hindi mo kaagad binibigay, hindi mo kaagad ginagawa, kasi lagi silang nakakaalala at nakakakilala. Pero mga kapatid, bahagi ng ating pagdarasal ang malaking pananampalataya na kahit wala pa at hindi pa naniniwala ka, lumalapit ka. Yan ang paalala ng ating unang pagbasa ngayon. Ang kahalagahan ng pananampalataya na kapag tumatawag daw tayo sa Diyos, kapag lumalapit tayo sa Diyos, dapat may pananampalataya. Kung titignan po ninyo yung mga kapatid natin sa paligid, yung mga lumalapit at nanghihingi sa atin, just imagine, araw-araw ginagawa nila yon. And I think, kasama ng paghingi nila, ng paglapit nila, ay ang paniniwala at pag-asa nila na sana itong babaeng ito, na sana itong mamang ito, na sana itong batang ito, kahit magkano makaalala, makapag-abot man lamang, pero kuminsan, anong nauuna sa atin? Manloloko lang yan. Nag-aadik lang yan. Siraulo lang yung mga yan. Nung kami nag-aaral, tinanong ko yung aking teacher, paano po kung yun ang hihingi ay nanloloko lang? Di bali nang magkamali sa paggawa ng mabuti kesa ikaw ay nagkamali dahil hindi mo sinubukang maging mabuti. Ang Diyos na ang bahala. Ang mahalaga, maliwanag sa iyo at naniniwala ka na may patutunguhang maganda ang iyong mabuting ginawa. Kaya huwag mong ikakahiya ang iyong pananampalataya. Kaya sa ating ebanghelyo, alam po ninyo, yung pagbabagong anyo ni Kristo, transfiguration,
Ang ating ebanghelyo ay tungkol sa transfiguration, ang pagbabagong anyo ni Jesus. At siya ay nagbagong anyo sa harap ng kanyang mga alagad. Ito ang magandang imbitasyon sa atin. Huwag mong ikahiyang ipakita sa harap ng maraming tao ang pananampalataya mo. Bakit ba tayo kuminsan, kung magkukrus ka, pagkaliit-liit, no? Minsan mukha mo nalang kinukrusan mo talaga. Ba't hindi mo gawin ng tama ang pagkukrus? Nahihiya ka? Bakit hindi mo lakasan ang pagdarasal? Pag nasa labas ka, nahihiya ka? Pero kapag magkukwento ka ng kasiraan ng iba, ang lakas-lakas. Bakit ikinakahiya mong ikwento sa iba ang mabuting balita? Bakit ikinakahiya mong ituro sa mga bata na sila ay magsimba, sumali, magbigay, gumawa ng mabuti? Huwag mong ikahiya ang iyong pananampalataya. At ang tunay na pananampalataya ay hindi lang nadadaan sa pagkukrus, sa pagrorosaryo, sa pagsisimba. Ang tunay na pananampalataya ay laging makikita sa iyong tama at mabuting ginagawa. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, alam nyo, naalala ko lang, recently, nakita ko sa social media, iba-iba ang reaksyon ng mga netizens doon sa isang young preacher sa Cebu. Alam nyo, itong batang ito, nakakatuwa ho siya. Kung hindi ako sigurado kung siya ay saang kabilang na reliyon. Pero ang kanyang ginagawa, ang kanyang tapang, ay sadyang nakakainggit din. Sa kabila ng mga hindi magandang ginagawa, sinasabi ng mga tao sa paligid niya, patuloy siyang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Patuloy niyang sinasigaw ang sinasabi ng Diyos. Nawa, mga kapatid, araw-araw, isigaw natin, hindi lang sa salita, kundi sa ating mabubuting ginagawa, ang mabuting balita, ang ating pananampalataya. Huwag mong ikahiyang ipakita ang iyong tunay na pananampalataya sa iyong mabuting ginagawa. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nagbagong anyo ang ating tagapagligtas sa harap ni na Pedro, Jaime at Juan sa itaas ng bundok at nakita nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Halina at ating hilingin sa Diyos na pakinggan ang ating panalangin. Ang ating pong itutugon, Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ang mga pinuno ng ating simbahan, sa pamamagitan ng kanilang pagpapaliwanag at paggabay, naway akayin tayo sa kaluwalhatian ng makalangit na tahanan, manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Tayo naway gawing laging mulat sa tuwin ng presensya at luwalhati ng Diyos sa pagbabagong anyo ni Jesus, manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ang lahat ng tao naway asamin ang makapiling ang Diyos kasama si Maria at lahat ng banal sa langit, manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ang mga nagdurusa ng pagkakasakit, naway ang nagbagong anyong si Kristo ang maging kanilang tanda at kalakasan ng kalooban,
Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ang ating mga mahal na yumao, naway masiyahan sa banal na pagkakita sa balala kaluwalhatian ng Diyos, manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Tahimik po nating ipagdasal ang ating mga personal na kahilingan habang patuloy nating ipinagdarasal ang mga biktima ng malakas na lindol sa Turkey at Syria, ang mga nawalan ng bahay, mahal sa buhay, at ang mga patuloy pa rin hinahanap. Ipagdasal din po natin ng mga volunteers at rescuers na patuloy na tumutulong sa pagliligtas ng buhay ng mga biktima. Ipagdasal din po natin ang mga kapatid nating patuloy na nahihirapan dahil sa kawalan ng kanilang pananampalataya at pag-asa. Ama naming maawain, palalimin mo po ang aming pananampalataya habang naglalakbay kami sa mahirap na sandali ng aming buhay. Tulungan mo po kaming makilala ang iyong presensya sa mga taong nakakasalamuhan namin at makita ang iyong kamay na gumagalaw sa bawat sandali. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sandibutan na iyong pinagbabago at dinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay at ang mga namatay sa Turkey at Syria. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan.
Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, pag nagdadasal, maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na magpapagaling sa iyo, ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Puso, di mo.
announcement. Sa darating na Miyerkules, February 22, ay as Wednesday, na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes, February 21, matapos ang misa ng ikalima, ay idaraos po ang paraliturya ng pagsusunog ng mga lumang palaspas na binasbasan at ginamit noong nakaraang linggo ng palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at mayroon din pong papagpakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Ash Wednesday ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po na nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ng pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kaniyang pamamaraan. Maraming salamat po. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agad na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan na lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintaying banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tangin sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kasabay po ng pasasalamat namin sa inyong pagsisimba ay ang aming pagpapasalamat sa inyong patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon, pinansyal man o material sa ating mga programa, lalo na po sa ating relief operations mula po sa Social Service Office ng ating simbahan at ang ating Disaster and Relief. Salamat sa pagiging bahagi ninyo sa pagbibigay natin ng tulong sa mga kapatid nating higit ding nangangailangan. Huwag kayong mag-alala, hindi makakalimutan ng Diyos ang buhay ninyong pananampalataya na laging may mabuting ginagawa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Jesus, Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. So, Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan ng krus mong pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,